ang mabuting balita para sa araw na ito. Mapagpalang araw ng Martes, mga ginigiliw kong kapanalig. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pagpanibago ng ating pag-asang harapin ang araw na ito ng may lubos na pananampalataya. Kamusta po kayo? Kamusta ba ang pagsabuhay natin ng ating pananampalataya sa gitna ng mga pagtuligsa, pag-uusig at panggigipit na nararanasan ng ilan nating mga obispo at kaparian na nahaharap sa kasong sedisyon? Natatakot na ba tayong magsimba? Natatakot na ba tayong panindigan ang mga turo ng Panginoong Hesukristo dahil malalagay sa panganib ang ating buhay? Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Marinig natin sa mabuting balita ang pahayag ng Panginoon na ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito ang kanyang ina at mga kapatid. Pakinggan natin ito mula kay San Lucas, Kabanata 8, Talata 19 hanggang 21. Pinuntahan si Jesus ng kanyang ina at mga kapatid pero hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nakatayo sa labas ang iyong ina at mga kapatid at gusto kang makita." Sumagot siya at sinabi sa kanila, "Ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito, sila ang aking ina at aking mga kapatid." Magandang araw. Ito po si Ben Liboon, ang inyong kapanalig. Akala siguro ng mga kapatid o kamag-anak ni Jesus na mapapadali ang paglapit nila sa kanya kung isasama nila si Maria. Akala nila magkakaroon sila ng tinatawag na VIP access. Pero taliwas sa inaasahan, nagpatuloy lang sa pangangaral si Jesus. Sinabi niya na ang kanyang ina at kapatid ay ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito. Alam ni Jesus na naiintindihan ng kanyang ina ang kanyang ginawa at hindi ito naghahangad ng atensyon para sa kanyang sarili. Tunay na likas kay Maria ang kababaang loob. Kilalang kilala niya ang kanyang anak. Alam niyang hindi gagawin ni Jesus ang hindi pagpansin sa kanila ng walang dahilan. Masaya siya sa atensyong tinatanggap ng kanyang anak at sinusuportahan niya ito sa anumang paraan na makayanan niya. Sa isang banda, hindi maliwanag kung ano ang intensyon ng mga kamag-anak ni Jesus sa pagnanais nilang lumapit sa kanya. Maaaring nag-aalala sila sa kanya dahil sa napapabalitang nangangaral siya ng taliwas sa itinuturo ng mga Pariseo. Kaya nais nilang isama na lang siya pabalik sa kanilang munting bayan at hikayatin siyang mamuhay ng tahimik bilang isang ordinaryong tao tulad nila. Nang hindi sila pagtuunan ng pansin ni Jesus, hindi malinaw kung ano ang kanilang naging reaksyon. Marahil may iba sa kanila ang nagtampo o sumama ang loob. Sa panahon natin ngayon, nagtatampo rin ba tayo o sumasama ang ating loob kapag hindi tayo napagtutuunan ng pansin ng ating mga kura-paroko? Alalahanin natin na tayo iisang pamilya na, pamilyang pinagbuklod ng iisang pananampalataya. Suportahan natin ang bawat isa nang sa gayoy maging matibay pa ang ating inang simbahan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat sa binigay ninyong pagkakataon na maging bahagi ng iyong pamilya. Nawa, patuloy naming pakinggan at isabuhay ang mensahe ng mabuting balita araw-araw. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat
Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, maging mukha nawa tayo ng Panginoong Hesus sa kapwang naghihirap at nawawalan na ng pag-asa. Handa ka bang tumugon sa panawagang ito? Ang mabuting balita para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Pauline's Radio. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph. So the world may be one. We are the church and we are young. That's why we're there.